munggo, nais pa pabigyan ng Christmas incentives ang mga barangay officials. Inirekomenda ni Senador Christopher Lawrence Bongo kay Pangulong Rodrigo Duterte na makapagbigay ng 3,000 pisong incentive ang Office of the President para sa mga elected barangay official katulad ng mga kapitan, kagawad, sanggunian kabataan, SK chairman at indigenous people mandatory representative bilang kanilang mga pamasko. Ayon kay Senador Christopher Lawrence Bongo, ito ay bilang pagbibigay ng halaga at papuri sa kanilang pagsusumikap sa tungkulin sa kanilang mga komunidad habang nakabinbin ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na kompensasyon sa kanila. Samantala, umaasa din ang senador na makapasa ang kanyang mga itinutulak na panukala para sa mga kapakanan ng mga barangay official dahil na rin sa kanilang walang kapaguran na serbisyo bilang mga tagapagpatupad ng frontline services sa komunidad. Ayon sa mambabatas, panahon na upang kilalanin ang pagsusumikap at dedikasyon sa trabaho ng mga barangay officials. Okay, at balikan lamang natin yung ating balita, bayan. Kaugnay pa rin dito sa panukala ni Senator Bongo na pabigyan ng Christmas incentives ang mga barangay official sa buong bansa. Napakagandang panukala ho yung panukala ni Senator Bongo kung saan ayon nga sa senador ay gusto niyang bigyan ng pagkilala at pagpapahalaga ang pagsusumikap ng mga barangay officials sa kanilang mga tungkulin upang maipatupad ang mga pulisiya sa kanilang mga barangay. Napakagandang tulong yan, yung Christmas incentives sa mga barangay officials sa buong bansa. 42,000 barangay, times mo na lang yan sa 11, medyo malaki-laking pera din po yan. Well, siguro naman, may pera yung, may pera yung gobyerno. Maaring kuhanin din yan sa presidential fund at iba pang pondo na maaring mapagkunan dyan sa Christmas incentive sa mga barangay officials. Ano? Napakaganda pong panukala niyang atin lamang Senator Bongo, sa totoo lamang marami hong mga barangay official na masisipag, mga barangay captain, mga barangay kagawad, mga SK chairman, pero may mga barangay official din, lalong-lalo na may ilan lang naman mga kagawad na hindi naman talaga nagtatrabaho bagkos darating lang dun sa barangay hall tuwing kinsenas at katapusan, or rather tuwing katapusan ng buwan para sumahod ng kanilang honoraria. Pero suma total, tayo'y pabor na pabor na ipatupad ang panukalang batas ni Senator Bongo na mabigyan ng 3,000 incentives ang mga barangay official. Malaking tulong nga naman yan sa mga barangay official, lalo na ngayong magpapasko ay napakarami pong gastusin ng mga barangay official. Ang atin lamang sana ay ang mismong ang DILG na siguro, no? Ang para walang masasabing political bengansa, Senator Bongo, yung mga qualified na mabigyan ng incentives, yun dapat ang piliin. Pero kung talagang may mga kagawad naman, may mga barangay official na hindi nagtatrabaho, paano mo bibigyan ng incentives? Napakarami yung mga sumbong na nakakarating sa akin na may mga barangay official, lalo na mga makagawad, na hindi nagtatrabaho bagkos ito ni pag-duty nga, hindi nga dumu-duty sa barangay hall, darating lamang yan tuwing katapusan para kumuha ng kanilang honoraria. At ang ginagawa nila, pagdating naman ang panahon ng halalan, ay doon naman sila nagkukumahog, doon naman sila nagpapakitang gilas para sila ay muling mahalal ng kanilang mga kababayan. So, wala ho tayong tutol dyan sa pagbibigay ng incentives sa mga barangay official, Senator Bongo, maganda po yan.
Dahil alam naman natin nung araw, pinangako mo yan, na talagang bibigyan mo ng pansin ang mga barangay official. Isa na riyan yung pinangako mo na kapag ikaw ay nanalong senador, ay ipagpapaliban mo ang barangay at iske election sa halip na 2020 ay ma-extend pa ito hanggang December 2022. Kaya maswerte yung mga barangay official na magpahanggang ngayon ay nariyan pa rin sa kanilang mga pwesto. Kaya sana galingan nila, ipakita nila sa gobyerno na sila ay karapat-dapat sa honoraria na kanilang tinatanggap. Kasi ho, ang barangay official ay qualified na sa salary standardization law, yung salary grade, no? Kapag malaki ang barangay, barangay hall, malaki ang kanilang pondo, ay maaari silang mag-allocate at mapunta sa mataas na salary grade at malaki yung kanilang sahod, maging yung mga barangay kagawad, barangay chairman. Kaya sana naman sa mga barangay official, pagkatapos ng eleksyon, tigilan na ninyo yung politikahan, magtrabaho kayo, makisama kayo sa mga nanunungkulan, lalo na sa barangay chairman, kahit sabihin mo hindi mo kapartido yan, eh dahil yan ay nanalo, igalang nyo, irespeto nyo. Hindi po pwedeng kayong mga kagawad ang masusunod sa kagustuhan ng barangay chairman. Kung hindi naman mali, kung hindi naman illegal, eh bakit nyo kukontrahin? Eh marami yung mga barangay kagawad na ganyan eh. Eh kung mo hindi kapartido yung nanalong barangay chairman, eh kanilang tinutiligsa, hindi sila nakikisang ayon, hindi sila nakikipag-cooperate, bagkos, inahaya na lamang nila na ang barangay chairman ang magtrabaho sa kanilang mga kabarangay. So, yan lamang po yung ating tinalakay dito. Congratulations sa mga barangay official dahil yun nga, bibigyan kayo ng incentive. Sana matupad dyan yung panukala ng Senator Bonggo na 3,000 pisong incentives ngayong kung aabot, ngayong Kapaskuhan, pero tingin ko hindi aabot na, eh baka sa sunod na taon na yan. So balikan lamang.